Laki, di ba? Oops. Ayan, tinanghali na kami. Bumili pa kami ng Flexiban. 8 galon. Ayan. Wala pang pintura. Wala pang finish. Pasok tayo sa loob. Morning, Dar. Morning. Morning, Bap Bap. Morning. Hello ka. Hello. Good morning. Mga binili natin Flexiban. E pa din natang ikain. Ayan, pasok tayo sa loob. Hindi na tayo sa loob. Yan, bali ito yung ginagawa namin dito. Natanggal na namin yung mga ano rito, yung dati na babo na gawa sa kahoy. Tapos ito na lang island, counter ang tatanggalin. Papaltan niya ng concrete. Tapos dito sa taas, yan, ito, itong kahoy na hagdan, papalitan din namin ito. Gagawin din namin ito sa susunod. Kasi, ayan o, kinain na ng anay. Maanay kasi dito sa lugar nila. Kaya hindi pwede yung mga gantong kahoy. Lalo na hindi sila treated. Wala silang mga antay, ano, anay. Tapos dito yung second floor. Pinakamalaking trabaho rito yung pintura. Lalo-lalo na yung skim coating. Kasi plano nila dito sa ceiling is as is na. Ganyan na lang siya. Bali, babatakan na lang niya ng buong, babatakan niya ng buo, skim coat, pati mga pader, bago primeran. Tapos yung top coat dun sa kulay na gusto nila. Yan. Bali, kwarto ito, tapos ito yata yung master, bedroom. Tapos ito, kwarto rin ito. Mga 3-bedroom pala siya sa taas. Yan, maluwang din, malaki. Tapos, kitay sa ano, ito yung daan bakit sa rooftop o sa roof deck. Tingnan natin ginagawa natin doon. Yan. Bale, ito na. Maluwang. Ito na yung natapos namin kahapon. Yan, nagkulangan nga kami ng Flexiban. Yan. Pero nakabili na kami para matapos na namin yun dito sa part na to. Pinadamay na rin namin yun doon. Kahit wala nagli-leak kasi, baka syempre pagdating ng panahon magkaroon ng leak. At least advance na waterproof na siya. Yan. Isa pa, itong mga naiwan ng mga dating gumawa, ito iniwan nila to ng walang palitada o hindi siya nakakanto. Isa rin ito sa mga pinagmumula ng leak kasi pinapasok ito ng tubig, lalo na ito yung bakal. Yan, tumatawid yan yung tubig pababa, kaya nagkakaroon ng leak sa baba. Isa pa, yung kalawang, ay yung bakal is mga ngalawang sa loob, sigurado na ngalawang na dahil kalaban ng bakal ng tubig. Ito, lahat ito, gagawin namin ito ngayon. Yan, gagawin namin ngayon ito. Sasabay na rin namin. Pero kailangan muna namin malipat itong maraming kahoy na to dito sa natapos kahapon para magawa na ito, and then ibabalik namin sa pwesto. Ayan yung mga kahoy, marami-rami rin yan. Gagamitin naman namin yung mga kahoy na yan dito. Nagpapagawa si Sir ng dirty kitchen doon. So yun yung nakabubong na yun. Gagawin namin dirty kitchen yan. Yun ang gagamitin namin yung mga materyales. Half concrete lang siya, tapos kahoy, tapos naka-screen lang. Tapos kung makita nyo itong opening na to, naka-plano ito para sa hagdan. Hagdan pababa dyan sa may likuran. Double purpose din siya. Pwede rin siya maging fire escape, ganun. So, ayan. Ito yung mga Flexiban na nabili namin. Mas mura dun sa pinagbili namin sa Cab Hardware, sa Balibago. Balibago, Angeles. Dahil sag 700 pesos lang dun. Pero dito sa may bandang ano, Paralaya, o nandito kasi kami sa Paralaya, Manibawg, Porac, Pampanga. Yung nabili ko nung isang araw, 750. So, malaking tipid yun. 50 pesos per gallon. Sa 8, 400 pesos din yun. Kaya, maganda talaga nagka-canvas muna. Pero yung hardware na yun talagang mura.
dun talaga madalas bumibili. So pagpatuloy na natin yung pag-waterproofing natin dito. Yan, kinakanto na ni Paring Arnold yung ano, yung dito, yung kanina. Yung mga naiwan na walang kantuhan, ito, okay na to. Yung isan to. Yan, sinadya talaga namin na wrap muna siya. Magaspang para kumapit yung ano namin. Magandang kapit ng flexiban natin. Yan. After nyan, papahiran din namin yun ng waterproofing para hindi na magpe-penetrate yung tubig. After ng waterproofing, at kung ready na siya para i-paint, babatakan naman ng skim coat. Hindi na gagamitan ng puro. Mas maganda na yung skim coat. Kasi yung puro ngayon, yung ano siya, mas nagtatagalan, nagbibitak din. Kaya, para maganda yung kapit ng ano natin, flexiban, wrap na lang siya. At pag bago siya pinturahan, para makinis naman, skim coat na yung bahala doon. Natapos din namin linisin ito gamit yung steel brush. Medyo malawak din ito natira na to. Saka nalipat na namin itong mga kahoy na to. Ngayon, huwag na sanang uulan kasi medyo makulimlim. Kahapon yung ginagawa namin ito, umulan, buti sandali lang. Sana lang patapusin niya kami ngayon dito. Yan. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Tutuloy natin bukas. Ito nga pala yung mga naubos namin na steel brush. Ayan. Napudpud. Sumuko na sila. Ito na lang yung natira na matibay. Saka ang isa na yun. Bali, ano yan? Walo. Ito tag si 65 ito, isa. Okay, okay na rin. Yun dun sa taas, mamaya siguro baka akit ako dun, ako na mag-steel brush yun dun. Pero unahin na namin itong malawak para yung matitira, yun naman ang gagamitin dito sa taas ng ano, garahe. Yan, binabasa muna namin ng konti para kasi pag masyado siyang tuyo tapos sinapply mo yung flexiban, matigas agad siya. Hindi mo na siya mabalik-balikan agad ng dumidik. Malagkit siya agad, dumidikit agad. Yan, minomoist namin siya ng konti. Ayan, bali, second coating na itong ginagawa ni Utol, no? Ayan. The first coating na lahat itong kabuuan. Pero yun doon, tapos na yun doon. Kaya namin nilagay yung mga kahoy doon. Para, pag natapos namin itong part na to, ibabalik din namin sila dito. Ayan. Ayan, malinis na. Nabalutan na lahat. Baka bukas na namin magagawa yun doon sa taas. Tsaka yung mga kinantuhan dito, iwa-waterproofing na rin namin. Itong mga to. Yan, iwa-waterproofing na rin namin yan.
itong mga to para siguradong ano, hindi na pasukan ng tubig. Nadamay na rin namin yan. Alright. O yan, bali natapos na natin lahat ito, no? Yan. Okay na. Bukas na siguro namin nakakunti nito. At saka bukas na namin magagawa yon. Buti, hindi, buti na lang hindi umulan. Kanina kasi makulimlim. Saka medyo umambo ng konti. Pero pinagbigyan naman kami. Yan, malinis na. Okay, sana ano, kahit umulan na ng malakas eh, hindi na maglik to. Kaso ang problema kasi, nagpopondo yung tubig dito. Yung sinubukan na yung magbuhos, may mga nagpopondo rito. Dapat sana mataas itong gitna, pababa dun sa mga drainage. Yung mga drain nasa gilid eh. Tsaka dun. Siguro pagka tinalis na lang to, dun natin maaayos talaga yung pinaka, ano nito, slope, o yung kanyang gradient. Yan. So, natapos na naman yung isang araw natin. Naglilinis na kami. Siya nga pala, shoutout nga muna pala tayo. Gusto ko lang i-shoutout si Apong Minong Tisoy. Yan, pinapa-shoutout siya ng kanyang anak na si Sir Alvin. Yan, ingat po kayo lagi dyan. And God bless. Okay.